mixed emotions yung nararamdaman nyo. May halong kasiyahan kasi nakakapag-provide kayo sa family nyo. Yes, masaya kayo na naibibigay nyo yung kasiyahan ng na para sa pamilya nyo. But, kinakain kayo ng kalungkutan. For some of you, feeling ko nade-depress kayo. At saka yung iba sa inyo, hindi maganda. Parang feeling ko hindi maganda yung na-experience nyo sa inyong mga trabaho, mga kapiksino. Parang yung iba sa inyo, pwedeng nagiging topic kayo ng chismisa, no? Especially kung yung workplace nyo, toxic yung environment. Parang... Hello guys, hello Gemini. Welcome back to Pinay Pixie Taro. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Money Kapalaran guys, para ngayong March para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign and Venus. Shuffle natin yung cards guys. Hanapin natin yung energy ng money at saka yung energy ng Gemini. So, ito yung money energy mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Gemini. Eto guys. So, Gemini, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Queen of Swords. Combination guys ng positive and negative energy. No? General reading lang. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. For some of you guys, no, parang medyo nakakaramdam ako ng konting stress. Yes, yung iba sa inyo guys, parang nakakaramdam ako ng konting stress sa inyo, no. Pwedeng na-stress kayo sa trabaho nyo, sa workplace nyo. For some of you guys, parang nakakaramdam din kayo ng homesick. Ito, very relatable ito guys dun sa mga kapiksi natin na OFW. Yung iba sa inyo guys, parang nag-ano kayo, nagtrabaho kayo dyan or lumayo kayo ganyan ng ibang bansa kayo kasi ang goal niyo is kumita ng malaki para may maipadala, may pangtustos na malaking pera para sa mga pamilya niyo dito sa Pilipinas. Pero for some of you, parang feeling niyo hindi worth it, no? Parang yung lungkot na dinadanas niyo. Tapos yung iba sa inyo parang feeling ko hindi pa rin kayo nakakaipon, no? Parang mixed emotions yung nararamdaman nyo. May halong kasiyahan kasi nakakapag-provide kayo sa family nyo. Yes, masaya kayo na naibibigay nyo yung kasiyahan ng na para sa pamilya nyo. But, kinakain kayo ng kalungkutan. For some of you, feeling ko nade-depress kayo. At saka yung iba sa inyo, hindi maganda. Parang feeling ko hindi maganda yung na-experience nyo sa inyong mga trabaho, mga kapiksi. No? Parang yung iba sa inyo, pwedeng nagiging topic kayo ng chismisa, no? Especially kung yung workplace nyo, toxic yung environment. Parang feeling nyo pinagchichismisan kayo, feeling nyo hindi maganda yung pakikitungo sa inyo ng ibang tao, mga kapiksi. And yung pagtitiis na yon, yung mga sakripisyo na yon, hindi nyo masabi sa pamilya nyo, guys, no? Parang wala kayong masabihan ng sama ng loob, ganyan, na parang sinusolo nyo lang, guys. And tinitiis nyo lahat ng yon para lang makapagpadala kayo sa mga mahal nyo sa buhay or makapagbigay kayo ng kasiyahan sa mga mahal nyo sa buhay, mga kapiksi. Okay? So, yun yung kita natin na energy for some Gemini. Pero nakikita din naman natin na kinakaya nyo, no? Yung kasi nga, kahit na anong sakripisyo nyo or kalungkutan nyo, kinakaya nyo just para lang ma-provide nyo yung magandang pamumuhay dun sa pamilya nyo. And parang yun lang, sapat na kabayaran para sa lahat ng mga paghihirap nyo, mga kapiksi. Alright? So... For some of you guys, maaring meron kayong makilala, makausap from the past na parang meron siyang ipipitch in na brand new idea, bagong idea para sa inyo, mga kapiksi, kung saan pwede kayong kumita ng pera. So parang siguro isi-share sa'yo ganyan, uy, Mars,
Mars, uy, mare, ganyan, pare. Alam mo ba yung ganito, ganito, ganyan? Bakit hindi mo subukan kasi mukhang maganda yung kitaan sa ganito, ganyan. So, parang merong i-introduce sa inyo mga kapiksino na parang pwede nyong i-explore. Pero guys, syempre, again, pagdating sa mga exploration, no, make sure na ginagawa nyo talaga yung pagsasaliksik. Hindi porkit kumita yung isa, kumita yung iba, eh mag-work din para sa inyo. Kanya-kanya, iba-iba tayo guys, no? So make sure na pinagtutuunan nyo ng pansin yung pag-aaral para hindi kayo mapahamak din guys. So, and yung iba sa inyo guys, sa, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo kanina, medyo parang meron kayong ano, no, pinagdadaan na talaga na hindi masyadong kaayusan, parang hindi masyadong, feeling ko yung iba sa inyo, you may have a lot of expenses right now, parang masyado kayong maraming responsibilities na pinagkakagastusan, at saka yung iba sa inyo parang medyo mabilis uminit yung ulo nyo, mga kapiksi. Siguro dahil yung iba parang walang naiipon, nade-drain yung inyong kita, ganyan, kaya parang yung iba medyo mabilis uminit yung ulo nyo right now guys, okay? So konting kalma, mga kapiksi, konting kalma lang, lilipas din yan, no? Wala tayong masyadong nakikita magandang energy na paparating na pera sa inyo. Ang nakikita lang natin is yung bagong opportunity na pwede nyong explore, at saka more on palabas yung pera nyo right now, Gemini. So, kanya-kanyang panahon lang yan, mga kapiksi. Basta patuloy lang na magsikap at magtiyaga, and yung mga negative emotions nyo, i-convert nyo into gratitude, mga kapiksi, no? Di bali na naghihirap ako, at least may sweldo ako. Di bali na malungkot ako, at least masaya yung mga pamilya ko. So, bigyan nyo ng katwiran, no? Ng magandang katwiran yung mga kanigahan para mabaliktad nyo yung sitwasyon nyo, maging grateful kayo, and mas maging maganda or positibo yung money energy nyo. Kasi for now, parang medyo medyo imbalance, Gemini, medyo mas lamang yung negative na na-experience nyo kaysa sa positive. Okay, so lilipas din yan guys, huwag kayong mag-alala, this too shall pass. And may mga subliminals tayo guys na pampaswerte subliminal, so pwede nyong pakinggan yon para makatulong na sa inyo, para makabawi sa inyong finances. Okay, so tingnan natin, ito yung mga money manifesting, comment down below guys, no, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin itong mga money manifesting techniques na to, mga kapiksi. Shuffle muna natin. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman, mga kapiksi, mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong February until February 29 guys, magbibigay tayo ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto niyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung additional message para sa inyo guys, spend gladly. Basahin muna natin, no? Keep money flowing toward you. Your supply of money will dry up if you hoard what you have and are reluctant to part with it.
Whenever you spend money, do so with a glad heart and knowledge that more money will flow to you to take its place. So, spend gladly, mga kapiksi. Huwag nating i-hoard, no? Yung pera or yung abundance sa buhay. Dapat yan, pinapaikot, guys, no? Pag may pumapasok, syempre, may lumalabas. Kapag may lumalabas, may pumapasok. Parang ano lang siya, isipin nyo, baso, di ba? Baso, nilalagyan ng tubig, di ba? Para syempre kapag puno yung baso ng tubig, wala nang space doon sa baso para doon sa bagong tubig. Nagets niyo ba? So anong gagawin niyo? Inumin niyo, 'di ba? Inumin niyo yung tubig o kaya itapon niyo, ipandilig niyo ang halaman para magkaroon ulit ng space doon sa baso para ma-refill siya, mapalitan yung tubig na nilabas niyo. So ganun din sa buhay, ganun din when it comes to spending money, mga kapiksi. And kapag bumibili tayo, no, make sure na we spend it gladly, especially kung gagamitin nyo naman yung kapirahan sa mga needs nyo, sa mga necessities sa buhay, especially pagdating sa pagtulong sa kapwa natin or sa ibang tao or sa pamilya natin, mga kaibigan. Huwag yung tipong gagastos ka pero masama yung loob mo, no, kasi kapag ka ganun, parang ayaw na ayaw mong palabasin yung pera sa buhay mo, and kapag ka ganun, mahihirapan ka din. Parang mapapansin mo din na parang ang hirap-hirap pumasok ng pera sa buhay mo. Nagets nyo ba? Sana nagets nyo. Iba naman yung pagkukuripot, guys, no? Kasi pag iba yung pagkukuripot sa... Hindi yun sa pagkukuripot, mga kapiksi. Kasi pagkuripot ka, yun nga yung sinasabi ko na parang ayaw mong palabasin yung pera. Especially yung pagiging madamot. Yun talagang sobrang ibang-iba yun, mga kapiksi. Yung pagiging madamot, selfish na yun, guys, no? Na parang wala ka nang inisip kundi sarili mo. So... kailangan nyong gumastos, make sure na you spend it gladly, open heart, and kumbaga huwag kayong mag-worry na hindi siya babalik sa inyo, and just make an assumption or a belief na lahat ng perang ginastos ko babalik din sa akin tenfolds, ganyan, okay? Especially when you are giving or when you are tithing, mga kapiksi, no? Yung pag nagbibigay kayo ng tulong, yung iba kasi, guys, no, hindi naman sa pagano, no, parang hirap na hirap silang tumulong sa kapwa nila, ganyan. Although naintindihan ko na yes, may hirap ang buhay, pero gasino lang ba yung konting tulong na pwede mong ibigay, di ba? Kasi pag ikaw din naman yung nangailangan, I'm sure manghihingi ka rin ng tulong. So, you get what I mean, mga kapiksi. Alright? Okay. Anyway, yan ang mensahe para sa'yo, Gemini. Comment down below, mga kapiksi, if nakaresonate kayo dyan sa message na yan. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Gemini, pakinggan nyo, no? Para talagang maging magaan yung daloy ng pera sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.